Hello, I'm King Tolentino. Welcome back to my channel. So today, ang plan natin is pumunta ng Guimaras at bumili ng mangga. De joke lang. So lilibutin natin Guimaras pati mga beaches niya. So from Manila, nag-travel kami via plane to Iloilo. Bound to Iloilo. Our flight time is approximately 50 minutes and this is the flight time from airport. Nag-travel kami to Parola via taxi. So ang ano nila is kontrata. Around 500 to 600 yung sinisingil. 30 minutes yung travel time then from Parola terminal na boat ride kami to Jordan Port. So 40 pesos naman per head. 15 minutes yung travel time. Then depende na kung saan yung resort nyo. Ang resort namin is yung Sun Sea Resort which is nasa Nueva Valencia, nasa south side siya ng Guimaras. So around 1 hour travel pa by trike naman. So another 600 yun. Then ngayon, ang plan namin since late na ng day 1, around 4 na ngayon, ang gagawin namin is tatambay na lang chill, then early dinner. Bukas, explore natin yung area dito. Let's go! Yan guys, so hahanap na kami ng kakainan namin. Parang today, isang kain pa lang kami. Yung kanina morning before flight, merienda, parang isang sandwich lang. Then, magdi-dinner na kami. Guys, ayan si Sun Sea Resort and may free service siya. Start na ng day. Ready na kami for Guimaras Island tour. Gear for today is waterproof bag, snorkel, headband, tsaka lagi mag-hydrate, hydro flask. Pero hindi yan sponsored. So, medyo mahirap lang dito, naka-mask pa rin. Hindi ko alam kung pag nasa island hopping na. Kung nasa bangka ka na, pwede natanggalin yung mask. Yan. So, excited? Ano makikita natin sa Guimaras? Walang expectations. Hopefully, maganda. Lalo na yung underwater life. And maganda yung weather. Sunog na naman ako na ito. So sa harap ni Sun Sea Resort, tawid ka lang ng highway, then may access sila sa dagat na. So nandito na rin yung bangka. Ayan. So may parang mini port sila dito mismo. Uy, hindi daw natupig yun. Good morning kuya. So, required pa rin magsuot ng life vest for safety. Ang captain namin si Inocencio. Island hopping tour to sa Nueva Valencia, pero sa south side. Tingnan natin yung mga mabubuntahan mamaya. Sabi may sandbar daw, may floating cottage. Pati ko lang may medyo mag-green yung tubig dito, pero malinaw. No? Guys, nandito na tayo, Niatok Island. Ewan po, tama ha. Check natin mamaya. Ito pala, hindi pala Niatok, Yato Island. Magpicture-picture muna kami tapos swimming kami. Try natin sandali. Pino yung sand pero makorals. Parang campsite na rin siya. Guys, picture lang kami dito. Skip kami sa swimming. Medyo madaming basura. Pangit. Sayang, sayang. Local campsite kasi siya eh. So, hindi properly maintained. Pero maganda sana eh. Ayan. Lipit kami sa next island. Babay na kayo Yato. Yato Island. So, marami na tayo sa Taktong Sandbar. Oo, nandun ka. Nag-uusin sa ano, ang ganito. Guys, alinaw ng tubig dito. Sandbar. So, dito na kami sa Saklong Sandbar. Dito na sand. Yan, so nasa
Taklong Marine Reserve na tayo. Tinmar yung tawag nila. Sayang lang kanina. Hindi ko pala nadala yung memory card ng GoPro ko. So wala tayo underwater scene. Sayang, bukas hopefully sa island copy makakuha tayo. Pero ngayon enjoy na lang namin. Wala lang underwater. Pebbly shore siya, pero may area na sobrang pino ng sand, oh. White sand na sobrang pino. May mga, ano lang, pebbly shore na park. Okay, bayad kami ng fee. Lilibutin muna namin yung Marine Reserve, yung Eco Park nila. Guys, so ganda dito sa Tinmar. Grabe pino ng sand, oh. And white siya. Literal, hindi siya exaggerated. Sobrang pino. Pero may park lang na mabato. Yan, maganda dito. Try ko mag-swimming. Tingnan natin underwater life. Ang problem, wala akong memory card sa GoPro. Tapos na tayo sa Taklong Island Marine Reserve, Tinmar. Recommended ko to, puntahan nyo. Ganda ng sand, tapos ang daming makikita sa ilalim. Hindi ko lang mapakita sa inyo kasi wala akong naiwanan ko yung memory card ng GoPro ko. Next time, sana mabalikan natin. Then, may maganda rin yung mangrove sa likod. Last stop, floating island. Tapos, land tour naman kami sa hapon. Ito na tayo sa mangrove. Karina, doon kami, oh. Ayan. Ganda, di ba? Guys, last stop, floating island. Ito na siya. Paubos na rin yung battery ko. Pero yan. So, makapag-merienda kami dyan sa snorkel. So, nasa floating island na kami. Pat-empty na ako. Phone muna. Mag-start na kami ng land tour. So, pit stop muna. Dito kami nakasagay, kuya. Pag nasa Guimaras ka, dapat nandito. Tatry ko to. So yung mango na may pizza, subukan natin kung masarap. First time eh. Satisfy naman yung sa pizza. First time yun, kakaiba, mango pizza. Kung yung mga Italiano nagagalit sa mga taong kumakain ng pizza na may pineapple, paano pa kaya to, pizza na may mangga? Di ba? Hindi ko alam, hindi ako nasatisfied. Parang okay lang. Okay siya matry, okay. Oo, kasi nasa Guimaras. Nasa Guimaras ka. So hindi lang yun yung nasa, ano, yung binibenta nila, hindi lang pizza. May mga specialty dishes sila na halo pizza. Trinay rin namin sisig na may mangga. Then may bulalo din, mga ganon. So, akala ko makaka-order ako din ng sarap na shake. Kaso wala pa rin. So ang next stop natin, ang next stop namin is Alibuhod na. Alibuhod, then GC, then yung Charlie's. Ano to? Charlie's Floating Cottage. So, tago siya. Medyo tago siya sa Eskinita. Punta sa beach. Diretso kami sa floating cottage. Charlie's yung name. Ganda niya. Tingnan natin kung ano makikita. So marami palang floating cottage dito eh. Oh. May mga pag-games sila. So may mga water activities dito sa Charlie's Floating Cottage. Ayan, magme-merienda lang kami na mabilis dito. Hindi na kami magsiswimming kasi late na rin. And habulin pa namin ibang mga destination. Ayan o. Sana makapag-picture pa kami ng marami. Yun, magtuturon kami siya ka-shake. So, ito sana talaga masarap na yung shake. Wow! Na 31, mabalik na siya. Thank you. Salamat po. Kamis. Namang na siya doon sa last.
Saglit lang kami dito sa Charlie's, matao. Ay, kulang na yung oras namin. Punta pa kami ng Gizzy Lighthouse. Next stop na tayo. Next stop. Ay, sorry. Ew, walang class. Hindi kagaya ko. Yan ang mga atasyosyedad. Ito walang class eh. Dumating na kami sa Gizzy Lighthouse. Konting lakad lang sa drop-off point. Then, bababa kami doon sa Tahi Beach. Tingnan natin kung maganda sa yung view sa taas. Yan, ang ganda mag-picture taking dito sa ruins. Yung lighthouse na luma, Gizzy Lighthouse. Kung wala ka sana yun, ganda ng picture, ano. Ngayon, punta tayo doon sa beach sa baba. Tahi Beach naman tawag nila. Tahi Beach naman, pababa lang. Yun yung lighthouse, tapos dito pababa, Tahi Beach. Tingnan natin kung maganda yung beach. Picturean ko lang. So, ito yung Tahi Beach. Siguro maraming nagde-detour dito. Maganda siya sa sunset. Kasi, ano, nakaharap talaga siya. Yung sun niya is creamy. Creamy to golden. Semi-fine. Pero maraming basura. Daming kalat. Ang ganda sana. Balik na kami. Uwi na. Dinner. And bukas ulit. Diba? Hindi yan drumstick. Ito. Leg and leg. Good morning guys! Lahat namin sa last day is pumunta sa Alubihod. Mag-quick island hopping tour kami. Pero ito yung Guimaras Island hopping tour. Yung mas kilala. Pupunta kami sa Ave Maria Island, Turtle Sanctuary, yung Sif Deck, and yung Baras Cave. Tawag nila Pirate Cave. Natago. And yung Natago Beach. Tapos babalik kami dito, then check out. Tapos bili kayong pasalubong mamaya. Pakita rin namin yun. So, let's go! Oh. And naka-arrive na kami sa Alibuhod Cove. Mag-entrance fee ka, 75 pesos per head. Then, pupunta tayo doon sa mga island hopping ano nila. Magre-register naman tayo. Para nakalagay 700 per first hour. Tapos, magbabayad ka pa succeeding hours. Bili lang kami snack. Ayan, start na island hopping. So, dito lang siya sa Alibuhod Cove. Magre-register kayo. Ang ganda na sand, oh. Ang creamy na super fine. Number 4 yung boat namin. Guys, ang ganda ng tubig. Okay, nakita mo. Buhay na buhay mga corals. So. Grabe ang ganda. Buhay na buhay. Buhay na buhay yung corals. Naghanap ako, baka sa malalim pa yung maraming isda eh. Pero yung corals ang daan. Hopefully marinig nyo, sira yung mic ko. Pero ang ganda nung coral reefs dito. Buhay na buhay siya. Sana malinis nila. Medyo maraming kalat, pero kung malinis tong ganda dito. Next pa namin Lamorawan, kanina pinakita ko sa inyo. Next up is Baras Cave. O yung tinatawag nilang ano, Pirate Cave. Lalamoy namin kasi high tide, di makapasok yung pangka. Ito na, ito din para sa inyo. Wala mong para sa inyo. We take two, go pro! Yun
yung Baras Cave experience namin. Nakakatakot siya pero ang ganda sa loob. So ngayon nasa Ave Maria na kami island. Ave Maria Island. So dito mag-snorkeling kami. Yan, done na. May merienda muna kami dito. Ito yung banalong mango shoot. After naka, how many days? 1:30 lang. Ito pala yung nakaano ng lasa ng sarap. Done na yung Guimaras Island hopping tour. Pabalik na kami ng San C. Ayan, tapos na yung Guimaras adventure namin. 3 days, 2 nights siya. Medyo malaki yung Guimaras, so yung 3 days, 2 nights nyo is enough lang. Pero pag gusto nyo yung day tour, hindi nyo siya talaga fully ma-explore. May mga iba-iba silang island hopping per bayan or per town. Yan. Ang pinakamaganda sa na-visit ko is yung Baras Cave. Ganda experience. Tsaka yung Natago Beach. Sana lang malinis nila yung area. Medyo maraming kalat. Hopefully maayos nila yun. Mas maganda yung place pag ganun. And yung mga mangga, hirap pumili ng mangga, ubusan na raw kasi last week lang yung manggahan festival. So that's it. Sana nag-enjoy kayo. If you like this video, don't forget to subscribe. See you on my next adventure.